Like, so all in all, parang yung conditions for Onyx lineup to work didn't check out. So I think pagdating dito sa game number 2, draft does really matter kasi you also have to execute it, pero hindi dapat on paper lang. Dapat may capability kayo na kapag nilatag na yung lineup after nung draft, kayang i-execute ang mga players. Yeah, let's see kung ano ang adjustment at pagbawi ng Onyx Philippines against Echo as we head over dito sa ating drafting phase. Bans na rin uli. Naban na uli itong dalawang assassin. Ninakaw. Ay! Sabi ni Super Prince, it's my turn. Napanood ko to kay Coach. Coach Itomax. Napanood ko to kay Coach Itomax, Likod Gamers. Pero sabi ni Super Prince, papakitaan ko rin si Sanford na hindi lang ako Likod Gamers. Kaya ko rin yung frontline. Talagang nandito yung respeto ng Onyx dito kay Sanji. But of course, that is the same thing with Echo. They banned out the Harith from Kelra. Even though may chance silang kunin yung Harith dito sa first two picks, no? Kahit hindi naman i-first pick ng Onyx yan, still, tinanggal nila yung option na yun from Kelra. And now, they picked up the carry for Benny Cutie. Nako, parang nagkakasemina rin tayo dito, ah. Yung Nobara yung napunta sa kabila. Yung carry naman nandito sa Echo. And again, Daddy JP with the Arlott. Alam mo, kinagandaan dito ko, JP, Arlott specialist to. Talaga nakikita natin, kahit last season, ang gaganda nung kanyang mga paggamit ng Vengeance, ng Final Slash, and yung Dulas effect lang sa teamfight. Gusto ko yung pagre-ready dito ng Echo para sa ganitong klaseng mga heroes, CZ ay makuha dito ng Onyx Philippines. Bakit na pa finally ka? Eh kasi kanina pa natin hinahanap yung hero na yan. Actually, kahapon lumabas din ata. Ang dami kasing games eh. May nagsabi, itong meta daw ngayon ay CC-centric. Totoo naman. Kasi nasa meta si CC. Nakaka-bad trip yan eh, kapag katapat yan eh. Yu. Oo, di mo alam, napakakunat. Tignan natin kung paano gagamitin ni Jim. Kaso katapat niya. Na-exborgan sila. Nga eh. Ang kinaganda naman dito, kanina nabanggit natin, masyado maagay exborg. Now, it's still the same exborg, third pick pa rin naman. The difference is, kita na kasi nila yung XP laner. So, either CC or Fredrin lang naman yan. Imposible na magkaroon pa ng ibang XP laner dito yung Onyx. So, the exborg pick does make sense. Now, pwede na, tinanggal na nila yung Claude. Tatatanggal na nila yung ibang answers that could come out from Onyx. Although may Novaria, still may impact pa rin itong I'm presence found, ng Xborg sa draft ng Echo. Kasi telegraphed yung mga lalabas na heroes dito from the side of Onyx. Wow, wait. Gushion, Ban. Respect Ban ata ito, Pop. Kasi nakita natin yung first match ng TNC vs. Minana. It's a good answer against Novaria, lalo early game. And also against CC. Yeah. Kasi purisado kong either mag-purify or vengeance. Oo, kilala rin natin si Sanji as sabihin natin one of the best, if not the best, Gushion player dito sa Pilipinas. Pero magandang respeto para dito sa Echo. Tinanggal ang dalawang marksman na pwedeng potentially nakukunin ng Onyx Philippines dito. At Akai ang kanilang aalisin. Now, flex pa rin kasi ang play ang mga heroes dito ng Echo eh. Kung titingnan mo, di ba? Itong export, maling lagay sa jungle. Bexana ni Sanji. Tinatago nila yung ano yung role ng expert kasi pwedeng jungle to. Yeah. Pwede rin ng mga XP. So, last pick nila yung hero ni Cartesi most likely. Pwede pa rin naman yung Baksha. For Onyx, kailangan nila ng marksman. Clint. Brody kaya. Clint, boss. Brody. Irithel would be okay. And Nathan. Ito yung mga top marksman pick natin. Lalo kapag ang kaharap mo is yung carry, pati na rin yung Xborg, no? Kailangan mo ng konting mobility. Either that or yung insane early game burst damage. Kaya medyo nagmamatter din yung Clint for Onyx. Actually, hindi lang yung damage din yung kailangan nilang punuan dito. Kundi yung mag-frontline din. No, kailangan nilang kumuha ng hero dito na pwedeng kumarap. Okay. Si Lina Escalera ba to? Classic vintage Escalera. Wow. At yun na nga. Ito na. Ginamita na, boss, ng technique. Si Lina, debut pick para sa season 13. What? Tigreal. So, sino yung jungle? XB jungle. XB jungle. Medyo mahirap ilagay itong Arlott as a jungle. Pero nagulat ako dito sa Selena na to. Oo nga. Early game. Ang tagal natin hindi nakakita ng Selena sa isang MPL. Yeah. Ang kinagandaan dito, dalawa silang Selena specialist. Si Super Prince at si Escalera. Renowned yung dalawang yan. Wow. Sa Selena. Favorite ni Super Prince yan bago pa siya pumasok. So either way, pwede sila mag-switch ng position dito. Pwedeng roam, pwedeng support yung bawat player na to. Pero it does change up the dynamics of how this game would be for Echo. Huh. Kasi ngayon, talagang group up
ang laruan nila. You have the Xborg alongside the T-Krill. Medyo mahirap lang sa early game kasi ang daming pokes na pwede manggaling kay Onyx. But still, yung pag-peel nila, yung protected nila dito kay Kari is gonna be insane from Echo. Ibig sabihin mo ba dito, pagka yung Selena pumana, meron ka agad may Star kasunod. Shatter. Maaring may kasunod. Oo, yung isa mabilis, yung isa mabagal lang. Oo. Pero parang parehas na mahaba yun eh. Pero ang i-expect natin dito, early game aggression para sa Onyx Philippines. Kailangan ma-utilize yung Selena. Kailangan mapagana kagad ito. Dahil ready din ang Echo pagdating sa latter portions ng game. I'd say early to mid, Onyx Philippines has a lot of resources under Arsenal na magamit itong Novaria Selena. Sobrang laking problema ito for Echo kasi ang daming vision na pinaprovide. May CC din coming out from the Selena aside from the hero na si CC sa side ng Onyx. But pagdating ng late game, parang croissantong ano eh. Parang croissantong, croissantong lineup ng Echo eh. Wow, you have to peel through against the Firaga Armor, against the Tigreal, against the Arlot, and also yung sixth member ng Echo. Si Jampo. Si EG Boy. Social mo naman, Midnight, Croissant. Kung pin lang ang usapan, saging na lang sana. Hindi, marami kasing layers. Tama, no? Ang daming pwedeng guhit. Pag saging kasi, isa lang. Tama. Daming guhit, no? Tama. Oops, pero ngayon, Carl TZ. Ito yung maganda pag sa isang Xborg, no? Kayang-kaya mo mang mama early game pa lang. Pero kailangan mo lang ingatan dahil yung Firaga armor mo ay sobrang importante. Pag nakita ng isang team na wala ka ng Firaga, matik target ka. Ayun, grabe, nakita mo, inabangan. Early game talaga, laki problema niya. Ang daming babasa. Kumbaga, alam mo yung sa billiard, si Carl Tizzi yung bole. Ang daming nakasargo. Alam ko na tong lineup ng Onyx na to. Oy. Alam ko na. Ayan! Okay. Long range, isa pa. One more time. Oy. Okay. Pero lapitan na natin. Si Sanford. Sanford. Makuha ba siya dito ng outplay? Hindi na. First blood para kay Jem. Ito yung ina-expect natin. Na early game aggression mula sa Onyx Philippines. Lumilipad yung mga paanay. Alam ko na tong lineup na to, Midnight Burrito. Alam ko na to. Ano yan? This is the E2 Max, Coach. E2 Max lineup from downtown. Lahat ng skill nyo mula sa likod. Raining trees. Imagine mo. Splash Brothers. Imagine mo. Dalawa lang frontline nila. Oo. Predrin tsaka Sisi. Lahat kayo sa likuran. Raining ni E2 Max lahat ng mga players niya. Doon ka sa likod. Doon ka sa likod. Likod gamers. Hindi pwedeng nasa harap. Tutok mo lang. Isipin mo, Escalera may pana. Yung Beatrix Sniper, yung Novaria ni Super Prince, may Star Shatter. Lahat yan mula sa likod eh. Yan yung challenge ngayon sa Echo eh. Kailangan nilang maklose yung gap. Coach Ito Max, grabe. The Kydick strategy. The Patrick Kydick strategy. Magiging effective ba ito? Kasi total kung isipin mo mabuti, yung Echo, action yan eh. Uh-oh. Action, gusto nila malapitan. Eh, ba't mo naman lalapitan? Pwede namang nasa likod ka lang. Ito yung mga napapalot ko ng bata ko eh. Diba, Echo Express yung trend. Yung tinututukan na sniper. Oo nga, no. Tinututukan lang eh. Yun pala ang plano. Ayan na, okay, tamo. Sniper pa, diba? Nagkakatutukan na. May ganito pala. Grabe, walang... By the way, every 6 seconds yan ha. Ang madaya pa dyan yung Selena. By the way, yung transform, naapekto na CDR. Walang damage. Ito na, hindi haharap yung Onyx na yan. Pag humarap yan, yari. Kaya dapat likod lang. Pag nasa likod sila, sure naman. Napanood ko na to kay Ito Max eh. To simplify, every 2 seconds may lumilipad na something. Ayan na. Mula sa Onyx. Ayan na, oh. Ayan na. Tama. One more time. Okay. Diba? Tignan mo, walang umaharap. Walang makaharap. Actually, kung iisipin mo, no, maganda yung gantong klaseng lineup. Pero again, double-edged sword to. Kapag hindi tumatama yung pala ng Selena, ayun lang. Reset uli kayo. So, aantay kayo ng panibagong reset para tumama at tumama yon. Yeah. At kailangan mag-ingat ng Echo dito. And ang pinakamagandang way ay magsama-sama sila. Yun niya. Tsaka yung, again, yung croissant factor niya. Kaya kung usapan natin kanina dito sa Echo, yung layers ng HP. Pero early to mid game kasi. Okay lang yan. Kahit dito matama. Pagdating late game, nakakatakot din pag tumama. Kasi ang kakate. Oo. Kaya kang one shot. Kaya kang one shot. Oh, ito yung pana na naman. Oh. Uy! Dalawa ba yung napapana? Dalawa. Ang upti. Alright. Pumana na naman. Okay. Walang lumapit. Actually, ito din nakuha dito na Santa Echo. Ito na nga, nagkalapitan. Si Kingo lumapit dito. Yun yung Benex Rage. Kailangan na lumayo ng Onyx. Isa lang yung lumapit. At yung lumapit, yung namatay. Wow.
Sasabihin niya ito, ba't ka kasi lumapit? Ba't ka kasi lumapit? Hindi, kasi si King Kong, yung hero niya, pang malapitan talaga yan. Sabi, wala coach eh, kailangan ko lumapit eh. Kumbaga parang patintero tong laban na to eh. Ang daming lumilipad, imagine mo, nandun yung snipe, nandun yung pana. Totoo naman eh. Star shatter. Totoo, tinan mo, pati si Kellner, bumabomba-bomba lang. Sige lang, ibibigay na natin si King Kong sa kanila. Kasi yun naman talaga yung hero ni King Kong eh. Oo, lumalapit. Nasa harapan. Oo, nasa harapan. Yan. Nakakatakot yung gantong klaseng lineup sa early game. Tumatapo na naman. Gusto ko lang sabihin. Jungle Export, first item, immortality. Immortality. Dagdagan natin yung layer. Dagdagan yung layer. Sabi dito ng Echo, aba, sige ah, likod gaming kayo ah. Dito ngayon matitignan kung gano'ng katikas yung Echo. Oh. Paano nila mahabol tong yung mga nasa likod? No? Actually, double purpose din yung pana eh. Kung hindi tumama yun, vision yun. Oh. Para sa kanila, para lang ma-check kung may mga nagtatago pero, ba sa certain brushes nyo. In the history of MPL, first time ko nakakita ng ganito, full force. Taligogenic. Oh, Patrick Kaidic strategy. The Patrick Kaidic. Pag nanalo sila dito, na Patrick Kaidic ka na ba? Na Patrick Kaidic na ba? Shoutout kay Kuya Ito. Maksanam namin naririnig mo kami. Wow. Imagine mo ha, sobrang tagal na natin hindi nakakita ng Selena. At gugularin tayo ng Onyx. Oo. Dati Echo yung ganito eh. Yung Johnson kadita yung nila. Yung may kakaiba, no? Oh, Masha Rome. Tignan natin. Oy. Okay, last insanity. Jem, okay. Jem, lumapit. Ah, lumapit kasi si Jem. Sabi kasi, wala coach, kailangan. Oh, wala coach eh. Ang sabi naman ni Jim, coach, ako yung nilapitan eh. Ito na, binaban natin si Benny Cutie, King Kong. Si King Kong lang makakalapit. Grabe, from afar, from behind. Pokes coming in. Pinigil siya ni Prince. Sabi niya, oh, wag ka lalapit. Awat. Tignan mo yan. Awat gamers. Sabi ni coach, wag ka lalapit. Tignan natin, paano nila kukunin. Pang ilang turtle na ba to, boss? Pangalawa. At doon, nakakaw ni Carl dito. Nanakaw ni Carl dito yung turtle. At ayun yung EG. Eternal Guard. At lumapit kasi si King Kong. Ang lupit naman ni Carl. Last insanity. Hindi nga niya pinaputok. Ni-retry niya lang. At saka mararamdaman natin ang Echo. Unti-unti nang nasasagot. Pakunti-kunti lang naman. Yung ginagawa dito ng Onyx Philippines. Kinoclose nila yung gap. Lumalapit si Carl. Same with Sanford. Nakakuha sila dun sa may top lane. At ito, kukumpulin nila yung baba. Ito na, let's be real. Ito na yung croissant ng Echo. Tingnan mo yung ang daming layer. May layer 1, may layer 2, may layer 3, may layer 4. Parang ka nag-photoshop eh. Adobe Photoshop. Ang daming layer eh. Ang dami, layering sila ng damage eh. Si Export pa lang, apat na layer na. Oh, apat buhay niyan, kalahating pusa yan. At yun na pa nga, at dahil dyan sa layer na yung milestone. Yun nga eh, rack first. Si Kern. With 1,774 kills, masasabi natin na yung killer instinct talaga ay nasa kanya. Alam mo, si Carl, kaya naman natawag kasi na Young Goat yan. Aside sa championship niyan, imagine mo jungler ka. Okay, sige, meron kang all-time kill assist. Pinasok na yung all-time assist leaderboards. Imagine mo, jungle ka, pati yung record ng mga support at roam, kinukuha mo. The Young Goat. Tapos ngayon, gusto pa niya kunin yung record ng blacklist. Carlito. Yung pinakamaraming win streak. Kinukuha niya lahat eh. Binabanatan ngayon si Kellra. Kellra, punado, dash out, tactical position. Escalera, nag-set ng trap. Binabanatan ngayon si King Kong. Bennett's Rage coming in. Pero lumalayo lang ang Onyx. Hindi makalapit ngayon yung Echo. Kahit na ang dami nilang burst damage, ang taas ng spam capability dito ng Onyx kasi from afar yung mga spammable skills nila. Oo, pero Manjin, Burrito, luto na ito. Yeah. Oo nga, masarap na yan. May butter. Makunat na. May butter, pare. Imagine mo yung layers na yung humahabol sa'yo. Oo. Yung pinoprotectan nila, andun nun, layo. Yun nga eh. Hindi nga nila kasama yung pinoprotectan nila. Tsaka may kita natin, no? Mas nagdo-double effort dito si JP na mag-check ng mga bush. Oo. Unahan kagad yung pwestuhan ng Onyx Philippines. And pinapatulog na nila itong Lord na ito. Para lang makita kung magre-react bang Onyx. Wait, actually, may reaction na mangyari. Okay. Kumbaga, si JP dito, hindi na check push, double check push na yan. Oo. Lagi mo na double check. Dito mo rin mako-comment yung Echo eh. Alam na kasi nilang manggagaling sa malayo lahat. So parang yung spider senses nila, dinuple nila, mahuli si King Kong dito, implosion. Ay, nako! Malakulapsers! Habang ayun na nga, si King Kong ba mawawala? Last insanity! Mula kay Carlito, Carl DC, Gem of Above and Vengeance, one for none. Lord ang binabanatan ngayon ng Echo. Humaharap na naman si Sanji. Snipe mula kay Kellra. Pana, naiwasan lahat ni Sanford. Mala Spider-Man. Ang galawan. Spider sense is tingling. Habol si JB. Tumatakbo si Escalera. Flicker in. JB, papasok. Okay. Walang makukuha ang Echo kundi Lord at si King Kong. Wow.
Ibang klase ang galaw na ipinapamalas dito ng Echo. Onyx Philippines, sinuko na nila eh. Alam nila na wala ang entry holder nila. And kailangan nilang umatras kasi pag may nabawasan pa sa kanila, mas mahihirapan sila sa gagawin ng pag-atake dito ng Echo. Pero tumama at yun, at finally, doon tumama, doon sumut lahat ng bola, lahat ng tres ay nakuha ng Onyx. Doon nakakatakot yung lineup nila pag na-layer nila yun. Kaso may apat pa. Yun lang yung problema. Oo nga. May apat pa. Pag tumama, no? And kung si Benny yung tatamaan ng lahat ng yun, okay eh. Oo. Kaso yung mga ano, yung mga tinatamaan nila, ano to yung mid-sheet lahat? Uy! Sanford, i-go-go, last insanity. Carl, baba natin si King Kong. King Kong makapag-dash out. Out para kay Carl din. Flamethrower. Sanji, nasa bandang likod. Super Prince will pop the Star Shatter. Panana naman, tatamaan. Sino to? Si Sanford to. Sanford, naghihintay. Walang mangyayari. 2-4. Dumidepensa na naman ng Onyx. Hindi nagiging effective yung mga bato-bato ng mga kung ano-ano ng Onyx ngayon. Dahil yung Echo, aware sila na mangyayari to. Yung mga coast-to-coast skills. Kaya yung senses nila, dinodoble nila na iwasan tong mga to. Ang isa pang inherent problem dito sa Onyx, no, is wala silang engage laban dito sa Echo. Number one, kahit nga kumuha ka ng engage, ang problema ng mga engage heroes is yung Tigreal. And ngayon, pag lumapit sila sa Echo, actually hindi na nga sila makalapit. Sila na yung nilalapitan ng Echo. At dahil hindi nila mapanish itong Tigreal na to, libreng-libre din yung ibang members ng Echo to find pickups of their own. And ang nagiging result is, look at Benecutie out-farming the Beatrix at this point. Wala pa nakukuwang major objective ang Onyx dito as right from the first turtle. Oh no. Super Friends! Oh my God, Carlito! Tinawaan! At makakahuli pa si JP ng isa at yung marksman pa! Si Gelray nawala at nabura! 2-5! Echo! With a Lord advantage! Wow! Tuloy-tuloy! Ang Echo Express! Tumama man ang mga pana, wala nang pakialam ang Echo dito. 8.5k gold lead! 47 seconds bago mabuhay yung Lord. Oo, may save up. Pwede pa silang kumuha ng isa rito, pero magde-decision sila na umatras. Grabe yung character development ni Carlito rito. Akala ko RG things lang yung expert jungle. Pero sabi niya, fully embracing utility role. Ako ay isang croissant layer. Akin ala, ako na. Ako ay isang croissant layer lamang. Ako ay isang tagapagpalit ng gulong. Supporting cast. Supporting cast. Dati ako nagda-drive, ngayon tagapagpalit ako. Kaya mo na yan, Benny. Pero may raming magagaling magpalit ng gulong, ha? Bati, binabati. Pit crew. Mga 2 seconds lang, palit na. Shoutout sa inyo lahat. Okay. Respect. 5 seconds para sa Lord. Pero hindi natin napag-uusapan, Benny Cutie. Unti-unti na rin humahapde. Humahapde na rin eh. Yun natin. Hindi na kaya. Hindi napag-usapan, nakatakol doon sa kusanti. Oo nga eh. Hindi ko kaya tong ano, hindi ko kinakaya tong talikogenic lineup pare, parang masyadong isa lang ang pwede tamaan, tapos may apat pa kasi. Mm-hmm. Kailangan kung may tamaan silang isa, mabilis dapat yung cooldown para ma-reset nila yung mga skills na papatama eh. Ang kailangan kasi tamaan pre, si Benny, nakatago nga. Nakatago kasi si Benny eh. Dinatago sa layer eh. And yun yung sinasabi natin na na double-edged sword para sa lineup ng Onyx Philippines. At dumating na sa punto na sinasalo na lang yung damage si Super Prince. Nakaharap na dito si Carlito, nakaharap na rin si JP para lang ma-cover itong si Sanji at si Benny Cutie at yung Lord ay nasa may bandang gitna. Paano de-depensa ang Onyx? Ang dami ng pakpak dito. Uy, naka-conceal. Pero kita yan. May vision. May vision. Lamang ang Echo dito sa wave. Pasok ang Lord. Tatamaan ang pana si JP. Carl! May Benny Stretch. Carl, umarap ngayon. Carl, may immortality siya. Kaya siyang tapang, pare. Napaka-tapang final. Sweep. Tatamaan. Super Prince. Super Prince is down. Gelray is down for the count also. Echo, gusto na ba nila tapusin ang laban na to? JP! Motion! Motion! Pero, JP, kukunin si Jem. Apat na nawala sa side ng Onyx. And the Echo Express is here 2-0 para sa mga Orca! Hindi nakaligtas sa bangis ng Orca. Tagumpay para sa Echo 2-0. At hindi kinaya ng Likod Gaming lineup, Likod Gamers strategy ng Onyx. Ang daming pangsagot na iniready ang Echo sa komposisyon na meron ng Onyx Philippines. Kailangan lang pala nating magsama-sama. Tiisin natin yung early game. Walang magpapatama. Kung may tamaan, sige, mamamatay. Pero antayin natin
yung latter portion, kapag makunat na, kapag masakit na, itong carry na to, yun ang naging formula, winning formula ng Echo para makuha itong laro na to. Ito ang chemistry na binuo ng Echo for many seasons. Ngayon, individual roles being fulfilled and as a team, kita natin yung kanilang performance. Pero props pa rin to Onyx Philippines for an amazing game. Yeah, napakaganda pa rin ng ipinamalas. Very unorthodox at may kita natin yung potential ng super team na binuo ng Onyx Philippines. Pero alamin natin kung ano nga ba ang saloobin ng Echo kasama ang ating host na si Mara Aquino at si Han. Ganda talaga. Alright everybody, give it up for Echo! Congratulations! What a performance to start off Season 13. Napansin ko, lumayo sa akin si Benny Kitty. Okay. Sige, so ilalapit ko na sa kanya. So siya muna ang una. Ikaw, dahil ikaw yung lumayo, ikaw ang mauuna. Natanong natin kanina kung ano nga ba yung motivation, yung goal natin ngayong bagong season. We got Carl Tease's answer, si Sanji, si Sanford. Ikaw naman. Siyempre lahat tayo gusto ng championship. Other than that, ano yung goal at motivation mo ngayon? Manalo para sa pera, para sa vision ni Juan. Ano bang gagawin natin doon? Pag nanalo tayo, what are we gonna use that towards? Siguro po sana, bahay sana. Bahay sana. Oh, that's such a nice one. That's such a nice dream. Ikaw naman na pag-isipan mo ba? Kasi natanong namin sila eh. Ikaw. Hindi pwedeng hindi makompleto. Ano po? Dinibig ko lang po si Sanford ng pangkape niya na bigay. Ng kape? Ako. Lagi po siya nagkakape. Lagi nagkakape. So ngayon, ano to, coffee shop? Ay ba, ang ganda ng bagong jersey nila, no? Pwede bang i-fit check natin? Sino gusto mong gumawa? Ang gusto nating gumawa, yung naunang tumalikod. Si Carl Tease. Okay, Carl Tease, maganda ang jersey. Nandun yung camera. Ipakita natin yung fit check. Okay? Isang ikot lang. Pakita natin, ikaw yung magmo-model dito para naman bilhin ng lahat ng nandito yung jersey mo, di ba? Ate Mitch, raise mo ako, ah. Ayan. Okay. 1, 2, 3, go! Nandyan? Okay. Oh, what? Ang init ng likod! Wow! Mainit sa harap at sa likod. Buy it now. Incredible. Alright. Now, Carl Tease, you've been in the same situation you were last season. Maganda yung start niya ng regular season. Same lineup, what's so different about it? Siguro po, ano, mas disiplinado na rin kami ngayon. Tapos, siguro wala na kami masyadong iniisip na ibang bago. Kasi nakita rin natin yan dun sa game nyo, especially from game number 1 and game number 2. But you were for super team still, kontra sa Onyx super team that was branded from them. What do you think of Onyx PH now, na nagdagdag si Nakelra at si King Kong? Mas malakas po sila ngayon, kaso feeling ko kulang lang po sa chemistry pa. Chemistry needs a little work, pero approved kay Carl Tease. And just like what your jersey says, well played, Echo. Congratulations! You may now take your bow. And take your walk of victory! Echo is one step closer to their redemption. At kahit same ang lineup natin, bago naman ang kanilang jacket, Loud and Proud. You would call it the Echo Express Redemption Tour, and phase one is complete. And now we're gonna break it down with our casters. Casters, basta. Maraming salamat, Mara and Hans, and of course, sa ating winning team na Echo. Ganda talaga ng jersey. Ikaw kanina mo pa pinapansin eh. Yung jersey tsaka yung jacket. Laba tayo dyan! Mata Mitch! Ma'am Mitch!
Carlito, laban tayo dyan. Carlito, munting pambal lang. Munting unbot naman na Jersey. Ayusin naman yung gulong nyo. Sa totoo lang, ngayon lang nakita ng orca na umaapoy. Umaapoy, no? Okay. Usually, nasa tubig. Kahit tagalinis na ako ng bus. Yung ano mo, wax in, wax out. Oh, yeah. Wax in, wax out ko yan. Pero, laban tayo dyan, no? Pero nakita natin na in-acknowledge din na ni Carl TZ yung lineup na meron dito ang Onyx Philippines. But then again, napagtagumpayan ng Echo itong kontribusyon at laban against dito sa Super Team. Pero sino nga ba ang nag-standout dito sa laban na ito? Wali ba kundi si Carlito, the Young Goat, 604 KD. Grabe. Game number one, isa siyang gulong. Game number two, isa siyang croissant. Layers by layers, feeling Harry, pero it turns out siya pa naging MVP with an explosive performance. 604 KDA on the X-Borg, 91% kill participation, and naging maganda rin yung choice niya sa emblem with the tank emblem, with the vitality, dagdag HP, dagdag sustainability with the X-Borg, and of course yung season hunter para sa jump speed, and yung impure rage na nagbe-benefit sa X-Borg kasi every time nagagamitin niya yung kanyang first skill, may proc din. Para din siyang Nubari in a sense na mas masakit siya every 6 seconds. And dito natin nakita yung strat na ini-employ dito ng Echo. Even though interesting din naman yung ginawa ng Onyx dito, the Patrick Kydick strategy, oh, na kung saan-saan nang gagaling yung mga binabaril ng Onyx. The thing is, they have to go through a lot of stuff. Yung layers ng Echo, again, binangkit natin kanina, yung magpipil for the carry. Hindi nga tayo umabot sa point na nahanap ng Onyx yung carry ni Benecuti because of the frontliners come down from Echo, nandiyan si Daddy JP with a tick grill na nagbibigay din ng set, yung engage for Echo. Nandiyan din yung mobile na setter from the Arlott of Sanford. And of course, yung dalawang raid boss na may frontline, yung X-Borg, pati na rin yung Eternal Guard, the EG Boy of Sanji. Pero again, kahit nga si Carl TZ lang eh, hindi na naging enough yung damage out of the Onyx kasi they have to go through 4 HP bars essentially para lang maharap nila yung carry. And in a sense, yung team fight ay talagang superior sa side ng Echo kasi once na mag-group up sila, aabot talaga tayo sa point ng game na pwersado ang Onyx to deal with this X-Borg of Carl TZ. Kaya naman na naging choice is first item, emo kagad para hindi ma-shutdown yung X-Borg sa early game kasi ang kailangan lang nilang gawin dito is mag-scale. Kaya naman nagme-make sense yung emblems and pati na rin yung itemization na ginawa dito ni Carl TZ. Typical emblems coming up from Benecuti with the Mass Assassin, yung Brave Smite na nakikita natin nagiging popular talaga sa mga rank games, even sa mga tournaments, and of course, yung ano din, yung pagiging sustainable din ni Sanford. Gamit niya rito yung toughness, naka-fighter emblem din siya with the, actually naka-tank emblem and naka-Brave Smite. And Echo, again, the ideology of this lineup na makita na rin natin before sa mga streams ng Echo ay talagang mag-protect lang ng gold laner. This is essentially a 4-protect-1 strategy na in-employ ng mga Orcas, and it worked fantastic. Dahil nga, yung lineup ng Onyx, yung concept nung composition nila ay kailangan nilang mapatay yung mga nasa harap. And they have the capability to do so. Ang problema lang talaga ay nung early game, paano mo papatayin yung apat na layers ng HP ni Carl TZ with the first item pickup ng Immortality. And habang tumatagal yung fights, nalulugi din ng Onyx kasi nagahanap sila ng potential setup. Si King Kong natatanggap niya yung damage na nilalabas ng X-Borg. Again, true damage yan. Oh. And siya pa yung nakapag-deal ng majority ng damage dito for Echo. And that netted them the overall team fight superiority here versus Onyx. Yeah, actually hindi rin natin hindi rin pwedeng makaligtas itong si Sanji, no? Additional frontline itong kanyang Iggy Boy na actually kung titingnan mo, no, parang ang hirap pumasok sa team fight na merong Eternal Guard kasi yung mga hampas nun AOE.